So, hi guys! Welcome back to my channel. So, dahil ngayon ay tapos lang ng ating bagyo, so kailangan natin kumain ng mainit na pansit na may sabaw. So, ayun guys. So, nag-i-intro pa lang ako. Nag-i-intro pa lang ako pero napapakain na kayo. So, ito nga pala ang pansit pato. Yan, yan ang pansit pato. So, siguro sa hugan lang namin ng kaunting manok, tapos marami lang gulay-gulay, tapos siguro mas masarap kung may atay ng manok. Masarap yun. Kasi mas medyo malapot-lapot yung sabaw na kapag may atay ng manok. So, syempre, pag-usapan ang aming mga kasama dito sa bahay na magluto ngayong araw. Dahil malamig ang panahon, tapos wala pang kuryente. Siyempre, hindi makalabas. Gawa ng maputik pa sa labas. So, magluto muna kami ng pansit bato. So, ang pansit bato nga pala guys, dito lang siya sa Bicol. Makikita or makakabili. Yan. So, sa Manila, makakabili rin kayo ng pansit bato. Pero, hindi yun kilala ng mga taga-Manila. Kumbaga, may tinitinda sa Manila na pansit bato. Pero, ang mga bumibili lang din is mga Bicolano. Kasi, dito lang siya sa Bicol na puproduce yung pansit bato. So, guys, ayun. Mamimili na kami ng aming mga sahog. Ha? Bye-bye! Preheat muna natin ang ating pan ng 2 to 3 minutes. At kapag mainit na, pwede natin siyang lagyan ng oil. Ayan. At kapag mainit ng oil, pwede natin siyang lagyan ng manok. Ayan. So, gigisahin muna natin yung manok. Unahin muna natin igisa yung manok bago yung ating mga ricados. Ayan. So, antayin muna natin siya medyo mag brown. Saka natin ilagay ang ating liver. Ayan. So, parehas natin siya igigisa. Gilid muna natin ang ating manok. Ayan. Para yung liver muna ang... At kapag naluto na rin yung ating chicken liver, pwede mo natin siya pagsamahin. Ayan. Gigisayin muna natin siya. Ayan. Magkasama para hindi siya ganun kalansa. Ayan. So, halo-halo. Ayan, so sunod na natin, igilid natin siya. Then next natin ang bawang. Ayan, so bawang na. Isay muna natin siya. Hindi natin kailangan maglagay ng maraming oil kasi nag-oil na yung chicken. Ayan, yung sarili niyang matika. Ayan. Then, next na natin ang sibuyas. Ayan, yung ating onions. Ayan, isang piraso siyang onion. Ano? Ayan, gisa-gisa. Ayan, antay-antayin muna natin siya magkulay red. Kulay red or kulay brown. Ayan. So, dahil mainit, katatapos lang ang bagyo. So, ayan, nagluto-luto muna kami. Para sa almusal. Then, ayan na, medyo nagpo-brown na siya. Pwede na natin siyang ihalo yung ating chicken liver and chicken. Ayan. So, napakabango niya. Bango-bango niya, guys. Naamoy ko na. Sarap-sarap. Ayan. Then, next natin, then, mag-add na tayo ng soy sauce. Ayan. So, lalagyan natin na siya ng toyo. Ayan. Isa-isa. So, habang kumukulo siya, ayan, pwede na rin siya natin lagyan ng paminta. Ayan. Para maging malasa na yung ating sahog. So, since kumulo na siya, pwede na rin tayo mag-add ng water. Ayan. So, yung water, nakadepende yun sa inyo kung gusto nyo maraming sabaw or sakto lang. Ayan.
habang hinihintay natin siya. Pwede lang natin siya lagyan ng cubes. And then, kung anong gusto niyo yung seasoning, kung hatig sarap or ginisa mix. Then, pwede din siya natin lagyan ng oyster sauce. Since kumukulo na siya, ayan, pwede natin ilagay ang ating pansit bato. So yung pansit bato namin is marami, isang kilo siya. Kasi marami din kami kapain dito sa boiling cubes. So ayan, isang kilong pansit. Isang kilong pansit para sa malamig na panahon. Ayan, so katatapos na ibag yung kinta. Yung pansit, kapag kumulo na, pwede na din natin ilagay yung ating carrots and cabbage. So nakikita nyo masabaw siya kasi gusto namin medyo masabaw sa baguhan ng malamig ang panahon. So ayun, pagkalagay ng gulay, pwede na natin siyang haluin. Ayan, halo. Ayan, malapit na siyang maluto, guys. Ayan, so mas masarap sa gulay, hindi masyadong luto. So maya-maya pwede na natin siyang patayin yung apoy. Ayan, sobrang daming gulay, ang sarap. So ayan na guys, ito na ang aking pansit bato. Ayan. Wow! Sarap-sarap, mainit na mainit, tapos may sabaw-sabaw. Sobrang sarap. So ayan guys, ito na yung aking pansit. Ay, hindi pala kita. Ayan na siya. Oh, natapon. Tara guys, kain. Siyempre, dahil ano, katatapos lang ng bagyo. Sana wala na talaga si bagyo. Kailangan natin ng pagkain mainit na sabaw. Pansit bato nga pala guys. So, dito lang sasabihin ko nakakabili ng pansit bato. So, di nyo to alam. Kasi dito lang sa Bicol. Green na green pala. Oh. Green. Green yun ang asal ito. Green yun ang gamit. Green na green. Hop. Pag ganitong maulan, katatapos ng mga ulan, saan kumain ng masasabaw? Pura dito. Kasit ba ito? Masasabaw? Masasabaw na mainit. Bye-bye!